Welcome to the second part of Accounting for Petty Cash. In this video, ang pag-uusapan naman natin ay ang mga journal entries patungkol sa Petty Cash. Okay, so Petty Cash, journal entries. So, napag-usapan na natin sa previous video ang concept ng petty cash. So, this time, yung mga susunod na video regarding accounting naman. Okay, so simulan natin sa journal entries. Ano nga ba yung mga journal entries patungkol sa petty cash? So, una, syempre, nagkakaroon niya ng establishment. Okay? So, establishment. Dito natin na-determine kung magkano nga bang petty cash ang in-establish ng isang business. So, ganito po nangyayari, no? Actually, yung isang business, ang ginagawa niya when it comes to establishing petty cash, kumukuha siya ng pera sa kanyang banko para maibigay ito sa petty cash custodian niya. Okay? So, ibig sabihin, yung cash in bank mo, i-convert mo lang into cash on hand. Okay? And para ma-establish ang iyong petty cash, ang journal entry mo para dyan ay, syempre, you have to debit petty cash, okay, and cash in bank. So, ibig sabihin, kumuha ka ng pera sa iyong banko, kinonvert mo yan into cash on hand. Ngayon, yung pera na kinonvert mo into cash on hand, yun ngayon ang ibibigay mo sa iyong petty cash custodian. Okay? Pangalawa naman, yung replenishment. Replenishment. Now, meron kasing dalawang klaseng system pagdating sa petty cash. Ano? Yung fluctuating at saka yung interest fund system. So, yung fluctuating, simple lang, as the title suggests, yung petty cash mo, habang ginagamit mo, nagpa-fluctuate. So, ibig sabihin, credit ka lang ng credit sa petty cash mo. Kaya lang, hindi yun yung madalas ginagamit. Ang ginagamit madalas ay yung interest fund system. So, paano ba yung interest fund system? Nagkakaroon ka lang ng expense upon replenishment. So, ganito siya. So, the moment na mag-replenish ka na ng petty cash, kasi naubos na yung cash on hand mo, kailangan mo na namang mag-request ng pera dahil nga na-exhaust mo na yung cash on hand, ang mangyayari niyan, maglalabas ka na naman ulit ng pera sa iyong banko para mapalitan mo yung amount na nagastos na sa petty cash. Okay? So, dyan na rin nagaganap ang liquidation. So, ibig sabihin, the moment na magre-replenish ka, dyan ka lang magre-recognize ng expense. Ang entry mo naman dyan ay debit expenses. So, kung ano-ano mga expenses man yung pinaggamitan ng yung petty cash, ililista mo yan. Okay? So, debit, expenses and credit, cash, in bank. Kasi nga, nag-issue ka ulit ng check eh, katumbas nung mga, nung amount ng petty cash na nagamit mo na. Okay? Additional note lang, no? So, when it comes to replenishment, in practice, syempre, bago mo ma-recognize yung mga expenses mo, syempre, it has to be approved by someone who is the one approving your transaction. No? Kasi kung hindi naman approve yung mga expenses mo, okay, kung hindi approve yung mga expenses mo, basically, hindi mo rin pwedeng ma-replenish yung iyong petty cash. Okay? Kaya, in practice, talagang napakahalaga ng approval. Although, sa mga books, hindi masyadong napag-uusapan yan eh. Kasi the moment daw na magre-replenish ka, ipepresent mo lang lahat ng mga documents mo, then after that, replenish na. Pero in practice, I tell you, syempre, i-check pa yan eh. Titingnan pa ng mag-a-approve niyan kung reasonable nga ba yung iyong nire-replenish. Kasi otherwise, if it's not reasonable, eh hindi mo rin mare-replenish ang iyong mga expenses. Okay? That being said, pwedeng magresulta yan sa shortage. Okay? Kasi nga, hindi mo masuportahan yung ilang mga gastos mo, ayaw i-approve nung mag-a-approve, hindi mo maire-replenish yung portion na yun. And also, meron ding mga panahon na kung saan, nagtataka ka bakit parang sobra yung pera mo.
Okay, so yun naman yung overage. So this time, ano nga ba yung entry natin kung halimbawa magkaroon ng shortage at overage? So unahin natin yung shortage. So napag-usapan natin na ang petty cash ay responsibility ng petty cashier. So the moment magkaroon ng shortage, okay, shortage, ang normal yung ginagawa dyan, inaabonohan ng petty cashier. Okay, so habang hindi pa niya binabayaran, ang entry mo dyan ay debit receivable from petty cashier. Okay, so that's debit and cash short over credit. Okay, itong cash short or over, temporary account po yan. Okay, so pina-finalize pa yan. Tapos, kino-close din yan. So, temporary cash short or over muna. Now, the moment magkaroon naman, on the other hand, overage, yung sobrang pera naman, sad to say, normally, ang nangyayari dyan, nagiging other income ng company. So, ang entry mo naman dyan ay cash short over debit credit other income. Sad but true. Okay? Now, pwede din naman na along the way, habang nagraran yung business, napapansin ng negosyo na parang malaki o kaya ay maliit yung kanyang petty cash. So, pwede niyang i-increase yan o i-decrease depende sa pangangailangan. No? And so, halimbawa, nagkaroon ng increase in petty cash. So, ang gagawin mo lang, syempre, mag-i-issue ka na naman ng check eh, nakapangalan dun sa petty cashier. So, to increase your petty cash, your entry would be debit, petty cash, and credit, cash in bank. Okay? On the other hand, what if nagkaroon naman ng decrease in petty cash? O, babaligtarin lang natin yung entry na to. So, instead of debit petty cash, i-credit mo na yan, tapos debit cash in bank. Kasi, bakit ka magde-debit ng cash in bank? Yung sobrang pera, okay, ibinabalik mo ngayon sa iyong banko. So, therefore, tumataas yung iyong cash in bank, bumababa naman ang iyong petty cash. So, ang entry ay debit cash in bank and credit petty cash. Okay? At yan po ang mga journal entries concerning petty cash. So on the next video, ang pag-uusapan naman po natin ay ang computation ng cash short or over. Okay? So thank you so much for watching and see you on the next video.